Ayan, so part 2 tayo, Arvin, ulit. So last time, ito yung basically natapos natin. Ngayon naman, ang itutuloy naman natin is the second part, okay, which is on solving oblique triangles na naman natin natawag. Or yung mga triangles na walang 90 degrees. Okay? So to solve oblique triangles, dalawa lang ang gagamitin natin dito. Okay, so first one is we will be solving what we call yung ating or we will be using what we call yung sine law and then yung cosine law. Okay. Mapapansin mo, meron ditong four plane triangles kasi meron din tayong tinatawag na spherical, which we will try to have it later also. But for now, we will just be using these two laws. Okay? Titignan ko ha, kapag wala ng right angle, hindi mo na pwedeng magamit si Pythagorean theorem at saka si Sokatawa, ha? Ano ba yun, Arvin? Opo. Okay? So, kapag wala ng right angle, hindi mo na ito pwedeng magamit. Ang pwede mo na lang magamit ay si sine law at saka si cosine law. Okay? So, we'll try to use them later on to solve this type of triangles. Mapapansin mo naman dito, we use sine law and cosine law to solve plane triangles. Hindi niya sinabi na to solve oblique triangles. Bakit? Kasi si sine law naman at saka si cosine law, pwede siyang magamit sa kahit anong klaseng triangle. Pwede rin siyang magamit sa right triangles. Okay? Malinaw? Opo. Pero bakit nag-discuss tayo ng Pythagorean theorem at saka Sokotoa para sa right triangle? Eh, pwede naman palang isaan lang. Ano sa palagay mo? Ano po ulit, sir? Bakit nag-discuss pa tayo ng Pythagorean theorem at saka Sokotoa para sa right triangle kung itong sine law at saka cosine law, pwede naman pala siyang gamit sa kahit anong triangle? Magkaiba kasi sir, magkaiba po sila ng computation. Okay, magkaiba ng computation, specifically, mas simple ang Pythagorean theorem at saka Sokotoa kesa gagamitin natin yung sine at saka cosine law. Okay. Kaya specifically na ginagamit yung Pythagorean theorem sa Sokotoa sa plane sa right triangle kasi mas madali silang gamitin. Pero pwede pa rin natin gamitin si sine law at saka si cosine law para sa right triangle. Nagkakaintindihan tayo? Okay po. So, pero si sine law ay si Pythagorean theorem at saka si Sokotoa, hindi na siya pwede i-oblique. Okay, malinaw din yan. Opo. Parang pwede si sine law si cosine si cosine law sa right, pero si Pythagorean theorem at saka si Sokotoa, hindi pwede tahimik right triangle. Okay? Malinaw? Same side po, pagka cosine law. Si sine law at saka si cosine law, pwede sa kahit anong triangle. Pwede siyang right triangle, pwede siyang oblique triangle, pwede siyang gamitin. Okay. Pero si Pythagorean theorem sa kasi Sokotoa, pang strictly sa right triangle. Sa right triangle lang po. Okay. Okay. So, let's try identifying sine law and then cosine law. Okay. So, una, pinapakilala ko si sine law sa'yo. Arvin, ready ka na makilala si sine law? Apo, sir. Okay. Arvin, si sine law ay isang ratio lang or ratio lang ng any side of a triangle with the sine of its opposite angle, sabi dito, ay constant lang siya. In other words, lahat ng side divided by the sine of its opposite angle, pare-pares lang. Nagigis mo yan? So, kung isusulat natin siya into symbols, kapag si A, small a, ay opposite side ni angle A, small b, opposite side ni angle B, small c, opposite side ni angle C, kapag kinuha mo yung small a divided by sine A or angle A, equal lang yan sa small b over sine B, small c over sine C. Guess, yun lang sine. Nakuha ba yun? Apo, sir. Okay. So, gusto mo bang isulat ko pa?
Sige. Sige po, sir. Nasaan na yung aking susulatan? Wait lang. So, susulat natin siya. Lang, susulat ko lang para saan na yung aking syllabus. There is my symbols. Hello, symbols. There. Okay. Si cosine law ay si sine law ay ito siya. Okay, so A over sine A, okay, equal lang yan. Okay, meron tayong B lumilitis over sine B. Okay, and this is also equal to, parang palit ng palit. Okay, yun na. Okay. C over sine. Okay? Yan yung sine law. Okay? Malinaw po ba, Miss Arvin? Opo, sir. Next. Si cosine law naman, ready ka na kay cosine law, medyo mas motivated ba ito kay si cosine law. Okay, pinapakilala ko rin sa iyo, Miss Arvin, si cosine law, ito medyo mababa-aba siya. Sabi dito, the square of any side of a triangle is equal to the sum of squares of the other two sides minus twice the product of the other two sides and the cosine of the angle in between these sides. Yes? Arvin? Opo, sir. Ba? So, kapag may si cosine law, kapag I'll try to rewrite it. Okay. Here is my cosine law. Wait lang. I'll try to copy my cosine law. Okay, if you have any side. Sabi ng cosine law, if you have the square of any side, kapag meron ka daw kapag meron ka daw isang side and then you square it, kunwari A, you square it, okay, equal daw yan sa sum of squares. So if you square the second side, okay, add mo ulit naman dun sa, add nung pangalawang side, pero square pa rin ha, C square. Okay. Subtrakan mo daw yan ng twice nung dalawang side na i-square mo kanina. Okay. Multiplied with the cosine of the angle in between them, which is actually the opposite side of angle A. So, ito naman yung cosine law. Nakuha ba? Nagyan natin dito ng parenthesis para it's multiplied with the cosine of angle A. Multiplied. So, mapapansin mo, ito yung tatlong sides ng triangle, di ba? Tapos ito, mumultiply mo lang yung dalawang side na yan, ito. Itong 2 na to, matik din yung 2 na yan, ha? Constant yung 2. Multiply mo siya ng cosine of itong angle na to, ay kung ano yung opposite side nitong angle na nasa kaliwa. Okay po. Yung sa cosine A po. Pwede mo rin siyang kunwari, palitan mo ito ng, pinatan mo ito ng B, kunwari ito, ganyan ang B. Yun yung B.
So, ito magiging A na ka. Papapalitan mo yung A. So, papapalitan mo yung B ng A. Ano mangyayari dito sa angle dito sa dulo? Is it still angle A? Magiging? Cosine B po. Okay, very good. Angle B naman siya. Kung ano yung opposite angle nitong nasa kaliwa natin, yun yung magiging angle na gagamitin natin dito. Okay po. Palitan din natin. Gawin natin yung C naman. Paano pag C naman itong nasa... Ayan. Tayo na mag-copy. Okay. So, pag ginawa ko itong C, okay, so ito ay papalitan ko ito ng A. Di ba? So, ito ay magiging AB naman. Di ba? So, ano yung magiging angle natin sa dulo? Magiging angle so, itong tatlo, pwede mo nang magamit yan. Kapag meron kang binigay, actually, kapag sa cosine law, mapapansin nyo, si cosine law, magagamit mo naman ito kapag given ka ng dalawang side at saka angle in between din. Okay? Or, pwede mo rin magamit si cosine law kapag given ka ng tatlong sides. Okay, so maya-maya, magkakaroon tayo ng example na gano'n. Okay? Malinaw na si sine law at saka si cosine law. Basically, itong dalawang law na to, ginagamit naman siya to any type of triangle. So, kapag si sine law, dahil ratio yan ng opposites, so, imperative o kailangan na ang given natin ay merong mag-opposite. Pag meron dyan, isa na, ay kapag binigay sa iyo na walang opposite, hindi mo magagamit si sine law. Dapat, laging ni-pair. Kapag may isa dyan ay pair, most probably magagamit si sine law. Pero pag walang pair na, no, binigay siya si small a, tapos hindi binigay siya angle a, or hindi mo magagamit yung sine law. Kasi may a at saka small b ka. Tapos ang binigay ay angle c. So hindi mo magagamit si sine. Nagigets mo? Kasi dapat, meron kang opposite. Kasi kung titignan mo yung ating equation, dapat laging ni pair, di ba? Kunwari itong dalawang rays na gagamitin. Either may pair ka para ma-solve mo yung pang-apat. Kasi tatlo naman bibigay sa inyo. Okay? So kapag walang pair, kunwari nilagay siya small a, small b, small c. Paano mo makukompute yan? Kunwari, ito lang naman ang gagamitin ng dalawang pair ng equation na yan. So laging two unknowns yan. So medyo mahirap yan. If you will be using cosine law. Pero pag ito naman, ang binigay sa iyo, walang pair, pwede mo magamit si cosine law. Kunwari, binigay sa iyo si A, B, C. So, makasolve mo si angle A. Pag binigay naman si small a, tapos si small b, saka small c, wala nang opposite dyan, makukompute mo pa rin naman si small a using cosine law. Okay, so, yun ang gamit itong dalawa. Parang mag-complement siya. Kapag may opposite na binigay na value, si sine law. Pag walang opposites, ang gagamitin natin ay si cosine. Okay? So, example tayo ulit. Or, wag na. Charo. Okay. Number 3, so bigyan natin ito. Okay. Let's have this. Okay, ready na? Opo, sir. Okay. So dito, kung mapapansin mo dito sa ating triangle, wala nang 90 degrees. So obviously, this is not anymore right triangle. So hindi na natin magagamit si Sotowa at saka si Pythagorean theorem. Diba? So ang gagamitin na natin dito is either si sine law or si cosine law. Now, sa given natin, meron tayong angle C, angle A, at saka small b. So ano yung una natin masasolve dito? Sa palagay. Cosine law, sir. Ay. Shadow. Opo.
masyado ka namang advanced. Okay? So, mapapansin mo, ang pinakamadaling isolve natin dito, kapag gilid ka ng dalawang angle, ay yung pangatlong angle lagi. Okay? Nagigis mo ba? Sa palagay mo, bakit? Bakit si pangatlong angle ang makisolve natin, gilid ka ng dalawang side? Angle, dalawang angle. Diba, pag given ka ng dalawang angle, masusolve mo na agad yung tawag nito, yung pangatlong side, kasi alam natin na yung sum ng tatlong side ay equal saan? Sa 180, diba? Diba? Arlen? So, dahil ang sum ng tatlong angle na to ay 180, masusolve natin yung pangatlong angle, subtract na lang natin yung dalawang angle na yung doon sa ating sa 180. So, using this. Kuha? Kuha ba? Tapos, kasi ito, galing ito na kapag kinuha natin yung sum ng tatlong side, tatlong angle, so A plus B plus C ay equal sa saan? 90 degrees, sir. Okay, very good. So, equal yan sa 90 degrees. Ay, sa 180 degrees, not 80. Igaling yan dito. Okay? So, para ma-solve si B, isubtract lang natin si A plus C sa kabila. So, magiging ganda na siya. Okay? Nakuha? Opo, sir. Okay? So, isubtract na lang natin si si C at saka si A. Ano yung C natin? C natin ay 80. At saka iwan lang yung degrees na yan. Okay. Ay. 80 degrees. Okay, kopyahin natin si 80 degrees. Tapos si A na 60 degrees. Yung 60 degrees. Lagi naiiwan yung degrees na yan. Degrees symbol na yan. Okay? Yan. So, ang magiging sagot natin dito ay, ano? Ganyan. 180 minus 80 minus 60, ang sagot ay? Ano yan, sir? Ano lang po? Yung kahit sa calculator lang po na Parang number lang yan. 180 minus 80 minus 60. Ilan yun? 100 po. Kasama na po yung 60. 180 minus 80. 100 po. Minus 60. 40. So yun ang sagot. 40 degrees. Kuha? Opo, sir. Nakuha na natin yung isa agad, di ba? Para makuha naman yung dalawa pa, which is the other two sides. Okay? Kunin natin si small a at si small b. Dahil may small b tayo at saka meron tayong angle b na meron ang opposite, di ba? So, pwede natin magamit si sine log. Okay? Giramin natin itong sine log na to. Ito. Si sine log, ito siya. Yan, si sine log. Laki na naman ang space niya, sine log. Ayan, design. Okay. Okay, ito si design. Merong B at saka small b. Tapos, meron kang tatlong side. So, tanggalin na natin ito kung maling na. Kung dalawa mo. Laging dalawa lang. Equation na. So, dalawang side lang. Left first, right side lang. So, meron tayong small b, which is 8. Palitan na natin ito. Okay. Ilan? So, palitan natin yung B ng 8. Tapos, ang angle B natin ay 40 degrees. So, okay natin itong 40 degrees. Palitan natin yung B ng 40 degrees. Okay? Laging naiiwan talaga itong degrees symbol na ito. Okay? Yan. At meron kang angle A, right? So, palitan natin si angle A. So, itong 60 degrees na ito, kopyahin natin ulit. Palitan natin yung
So, mapapansin mo dito sa equation na to, A na lang ang kailangan natin solve, di ba? Opo. Okay? So, para masolve itong A ito, multiply na lang natin sa kabila. O parang cross-multiply. Or, ito na lang i-multiply natin para matitira na sa kabilang side ay A. Okay? Makalat pa nga ba, ina? Oo nga. Bakit kasi makalat ang bahay niyo? Maglinis nga kayo dyan. Sabi mo nga yung maglinis yan. Sino ba yan? Nagkakalat. Okay, so, so itong 60 degrees natin, i-multiply natin sa kabila. So, matitira sa kanan ay A na lang. Ay, sorry, kaliwa pa. Okay? O, calculator na lang natin siya. Okay? Pakita ko ulit yung calculator, ha? Ipapakita ko ba o wag na? Sige lang po, sir. Okay, so, start share ko muna ulit dito and then share ko yung aking mahiwagang calculator. Ayan. So, itong fraction, 8 times sine 60. So, pinindot natin si sine 60. Okay, close parenthesis, divided by, ilagay natin sa baba. Okay? Okay, sine ulit. Pinindot si sine. 40 degrees. And then press equal sign. So, makukuha natin dito ay 10.78. Okay? Opo. Stop share ko ulit ito. And then share ko ulit yung ating mahiwagang presentation. Saan nga ba yan? Saan na yung aking presentation? Ayan. Okay ba? Nakita mo na ulit. Okay. So, ang A natin kanina ay, naalala mo sa dagot, 10.78 po. Okay. Now, so para makumpute naman yung pangatlo, ganun ulit. We now just use the sign ulit. Aking presentation. Ang gulo na ang aking presentation. Okay. So, ganun ulit. Compute natin yung small c naman by again using the sine ko again. Pero, ang mangyayari, okay, ito na lang ang gagamitin natin. Tanggalin na lang naman natin si ito naman. Saan na yan? Ito naman. Okay? Doon naman tayo sa next space para may space tayo. Ipat ko lang sa kabilang. Okay lang ba? Hindi ka ba nahihilo dyan sa'yo? Bigla na mawawala, bigla na lumalabas yung mga values. Okay lang? Okay lang po sir, nagsusulat din po kasi. So ito na siya. So meron tayong B ulit kanina na 8. Tapos yung ating angle B na 40 degrees, di ba? Okay, so palitan natin si angle B ng 40 degrees. Tapos, si angle C, given din yung angle C natin kanina, di ba, which is 80 degrees. Ayun yung makopya itong 80 degrees. Oh, yan. Okay, so palitan natin si angle C ng 80 degrees. Okay, so yan. So, solve na lang ulit natin si small c. So, ganun na ulit. I-multiply natin si sine 80 dun sa kabila. Okay, tanggalin natin ito, ipat natin sa kabila. Ayan. Mapapansin niyo from numerator, from denominator, di ba, multiply natin kaya napunta, cross-multiply kaya napunta sa numerator sa kabila. Kaya itong sa wala din si. Okay? Tapos yun ulit, calculator na lang natin siya. Okay, so 8 times
sine 80 okay, divided by sine 40 naman tayo. Sine 40. So, sa calculator, ang lalabas ay 800, sir. Ano? Naging 800. Ano mo nakakompute yung 800? Ang dalawang itong calculator. Ay, yung maarte. Okay, so ang sagot ko dito ay 12.26. Okay. So ang C ko dito ay 12.26. Okay? Apo. Okay na. So, ayun. Ayun, tapos na tayo. Nakuha na natin yung tatlong parts. We had yung kanina, nakompute natin si angle B. Okay? Using itong notion na kapag meron kang tatlong triangle, tatlong angles, or the sum of the three angles of your triangle is 180, and we use the sine law to compute for the third, the second side, and the third side. So, tetanda na natin yung tatlong unknown parts ng triangle. Okay. So, I think we can end now until this part. Tuloy na lang natin the next meeting. And so, I think it's getting late already. Okay? At kailangan din natin kumain mag-alas 9 na. Please, I'll end the share. Okay, so, that's it, Arvin. End ko na muna rin recording. Okay.